Tandaan natin na isa sa pinatunayan na sasaksihan mismo natin at ito ay may mga basihan sa Quran at Hadith na sino mang nag-aaruga, nangangalaga, nagpapakain sa mga item ay mayroong gantimpala dito lamang sa mundo higit lalo sa kabilang buwan. At napakaraming kwentong nabanggit hinggil dito mga kaibigan, mga kapatid, na nakakamanghang mga salisay, mga kwento nabanggit hinggil sa kahigitang gantimpala ng pangangalaga sa isang yatim. Nabanggit hinggil sa mga salaf, mga nauna, mga tabi'in, mga tabi-tabi'in. Isang kilalang salih na isalaysay na ikuwento. At ito ay nabanggit ni Imam al-Dhahabi sa kanyang aklat na Kitabul Kabair. Isang gininto ang kuwento, subhanallah. Gininto ang kuwento na nagpapatunay sa kainaman ng pangangalaga, pag-aaruga sa isang yatim. Isang athar o isang hadith o isang athar na nabanggit na ikuwento. Isang salih, bago pa siya maging salih, itong tao na ito ay makasalanan. Sabi niya, isa akong taong mapaggawa ng mga malalaking kasalanan. Gumagawa ng mga malalaking kasalanan. Umiinom ng alak, subhanallah, at iba pa. Isang araw, nakatagpo ako, nakakita ako ng isang yatim, batang ulila. Kinupkup ko, pinatuloy ko sa aking tahanan, inaruga ko, pinakain ko, dinisiplina ko, hinubog ko, at itinuring kong para kung isang anak, o di kaya, pinakain ko na parang isang ama kung paano niya pinapakain, inaalagaan, inaaruga ang kanyang mismong anak. Isang gabi, ako ay nakatulog. Ako isa nakatulog at ako ay nanaginip. Pinaginipan ko na gumunaw ang mundo at nagumpisa ang araw ng paghukom. At tinatawag ang aking pangalan upang umpisahan ang aking paglilitis. At nang ako ay kukunin ng mga anghel ng kaparusahan, at ako ay dadalhin nila sa impyerno upang itapon sa ito. Dahil ako nga ay mapaggawa ng mga malalaking kasalanan. Dahil sa aking kalagayan, ako ay gumagawa ng mga malalaking kasalanan. At nang ako ay mahatulan na itatapon na sa impyerno, hinihila ng dinadala ako ng mga anghel ng kaparusahan tungo sa impyerno sa naglalagablab na apoy. Hinarangan, dumating ang isang batang yatim. Ang yatim na aking inaruga, pinakain, subhanallah. Hinarangan nila ang mga anghel. At nagsasabi itong yatim, itong batang ulila, na ako ay mamamagitan sa taong yan. Huwag niyong itapon sa impyerno, apoy. Ang taong na iyan, natagpuan niya ako. Kinupkup niya ako at pinatuloy sa kanyang bahay. At inaruga, pinakain, pinalaki niya ako ng katulad ng pag-aaruga, pagpapalaki ng isang ama sa kanyang anak. Subhanallah. Sabi ng mga anghel, hindi ganyan, hindi kami pinautusan na bigyan ka ng pamamagitan sa ganitong kalagayan. Nakarinig sila ng boses. Panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala, khallu anhu. Pabayaan ninyo ang batang niyang mamagitan sa lalaking niyan bilang gantimpala sa kanyang nagawa
sa batang iyan. Huwag niyo siyang itapon sa impyerno, apoy. Bilang pagtanggap sa syafa'a, pamamagitan ng batang iyan. At bigla akong nagising, subhanallah. Sabi ng lalaki ito, sabi ng salin na ito. Bigla akong nagising at nahimasmasan. At simula ng iyon, sa puntong iyon at ako ay nagbalik loob na kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay nagpakatuwid. At mas lalo ko pang pinag-iktingan ang pangangalaga sa mga item sa mga batang nila. Subhanallah. Ito lamang ay mga ginto ang kwento na napupulutan ng aral hinggil sa pagiging mabuti, pagiging mabuting pakikitungo sa mga batang ulila. Subhanallah.